Filipino. Magandang araw, ipinagdiriwang ang 30th anibersaryo ng World AIDS Day. Para sa karagdagang detalye, naguulat si Rachel Pianyar. Pinagdiriwang taon-taon ang World AIDS Day tuwing sumasapit ang Disyembre 1. Layo nito na magkaisa mga bansa sa pagsugpo sa Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome o HIV-AIDS. Bukod dito, makakakuha din ng suporta para sa mga taong dinapuan ng sakit. Tema sa pagdiriwang sa taong ito ay Know Your Status. Ito ang 30th anibersaryo ng paggunita sa World AIDS Day sa temang ito. Temang ito, hinihikayat ang bawat isa na alamin ang kanilang HIV status. Samantala, batay sa ulat ng Department of Health o DOH, umabot na sa higit 8,000 ang bilang ng mga kaso ng HIV infection mula Enero taong kasalukuyan, mahigit 1,000 naman ang kaso ng AIDS. Pinakita mataas ang bilang ng bagong kaso ng HIV sa National Capital Region o NCR. Sinundan nito ng Calabarzon at sumunod naman ang Central Luzon ayon sa United Nations Program on HIV-AIDS o UNAIDS sa kabila umano ng scientific advances sa HIV treatment, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung paano mapoprotektahan ang sarili at ang ibang tao laban sa nasabing kondisyon. Hanggang sa kasalukuyan, nahahati pa rin umano mapaghusga ang mga tao sa dinapuan ng nabanggit na sakit. Para sa sports news, Ateneo Blue Eagles nakamit ang kanilang unang pagkapanalo laban sa UP Fighting Maroons. Para sa mga ibang detalye, naguulat si B.Art Gumantason. Naibulsan ang defending champion Ateneo Blue Eagles ang una nitong panalo kontra UP Fighting Maroons sa kanilang best of 3 final series ng UAAP Season 81 Men's Basketball Championship kagabi. Nagtapos ang laban sa score na 88-17 sa pangunguna nila Sergio Ravena at Matt Nieto. Nagtamo naman na ankle injury ang big man ng UP na si Bright Agveti matapos silang magkabungguan ni Angie Combe ng Ateneo. Pero nakabalik din siya sa court kung saan nagawa pang lumamang ng Fighting Maroons sa halfway ng huling quarter, 71-68. Pero agad din nakabawi ang Blue Eagles. Dahil dito, isang panalo na lang ang kailangan ang Ateneo para masungkit ang back-to-back UAAP title. Aganapin ang Game 2 sa Araneta Coliseum sa December 5. Silipin naman natin ang lagay ng trapiko live mula dyan sa Fairlanes. Ngayon, nasa light to moderate na ang traffic dito sa Fairlanes. Kung papunta kayong Victoria Plaza na makikita nyo sa inyong screen, nagsisimula na pong nagbi-build up ang mga sasakyan dito. At kung papunta naman kayong G-Mall, ay wala pa naman masyadong sasakyang dumadaan. Paalala lamang po sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at pabagalin ang sasakyan pag may dadaan ang pedestrian lane. Dahil isang estudyante ang patay sa turil matapos mabangga ng sasakyan. At paalala naman po sa mga taong tatawid sa kalsada, siguraduhin nasa tamang tawiran at gawin ang stop, look and listen. Alamin naman natin ang lagay ng panahon natin sa ngayon mula kay B.Art. B.Art, kamusta naman ang lagay ng ating panahon sa ngayon? Ngayon, nagdudulot pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ang trough o extension ng low pressure area na nasa 80 kilometers northeast na Infanta, Quezon. Mababaw lamang ang low pressure area ang magiging unti-unti na rin itong lalayo sa bansa kaya hihina na rin ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa weekend. Dito sa Metro Manila, may chance pa rin paminsan-minsang ulan sa weekend pero hindi naman inaasahang lalakas at tatagal. Hihina at dadalang na rin ang pag-ulan sa Bataan, Batangas at dito rin po sa Cavite. Pero ang Mindoro at Northern Palawan ay posible pa rin makaranas sa mahina hanggang sa katamtamang ulan dahil na rin po sa habagat. Mataas din ang chance ng thunderstorm sa Cordillera, Quirino, Nueva Ecija at sa Camarines Norte. Good weather naman sa Southern Visayas bukas pero ang Panay Island, Tacloban, Northern at Eastern Samar ay nakakaasa ng thunderstorm sa hapon. At sa Mindanao may tsansa din ng panandaliang pag-ulan sa Bukidnon, Davao at Agusan del Sur kung saan meron po tayong 80% chance of rain. Eksklusibo, tensyon sa pagitan ni Shane at Mika sa Big Brother House tumitindi. Nagbabalik si Rachel Pianyar.
Ilang araw nang nagkakainitan, sina Shane at Mika sa bahay ni Kuya dahil sa pagtanong ni Shane kay Mika kung cash niya ba si Ren. Ngunit tumanggi lamang si Mika at binaliwala ito. Lumipas ang ilang araw nang malaman ni Mika na ipinagkakalat ni Shane na cash daw niya si Ren, kahit mas tumindi ang kanilang bangayan. Kinumbinsi ng ilang housemate na mag-usap sila ngunit binaliwala lamang nila ang isa't isa. Kaya naman, ipinakonsulta ni Kuya si Shane sa isang psychologist dahil sa mga ipinapakitang kakaibang kilos ni Shane. Nung kinausap ko si Shane, ay napaka-paranoid niya. Hindi siya mapakali, ani ng psychologist. Sinasuggest kong i-force evict si Shane para malaman ko kung may diferensya ba talaga siya at para mapag-abot na rin siya. Dagdag pa niya. Kaya't lumabas na si Shane sa bahay ni Kuya at kasalukuyang tinitingnan ng mga doktor sa ngayon.